mga dahon. Actually, yung iba dito may mga tama. Agas lang sila, no. For example, this one, itong ating Cleopatra, no. Healthy yung leaves niya. Hello everyone! This is Sir Misinabi ni Dino Park and Eco Garden and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video, ano nga ba gagawin natin? Kung naalala nyo, may ginawa tayong video about dun sa pag-harvest ko ng mga collection ko ng snake plants. At the same time, nag-treat tayo ng mga halaman nating may mga sakit. And at the same time, nilinis natin yan. Ano? Ngayong araw na ito, meron akong mga nakuha, no? Na mga dahon. Actually, yung iba dito may mga tama. Ano bang tama nito? Yung parang mamaya makikita nyo, no? Kasi may mga yellow yung mga dahon, tapos yung iba nagkaroon ng scale. And nalinis ko na naman to, kaya lang tinanggal ko na rin to at inilayo dun sa mga collection natin. And nanghihinayang naman akong itapon, ano, ano nga ba gagawin ko dito, no? So pinag-iisipan ko kung itatapon ko or magta-try ako na patubuin sila, no? At ayun yung gagawin natin ngayong araw na to. Samahan nyo ako, kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga po ay gardening tayo at snake plants natin dito. Kung napapansin nyo, napakarami kong collection dyan ng snake plants. Yan yung kinagigiliwan ko, yung pag-aalaga ng sandamakmak na snake plants, ano. Pero ito nga, yung sinasabi ko sa inyo, meron ako ditong mga itatanim, ano. Samahan nyo ako at pakita ko muna siguro sa inyo to. Tapos napag-isipan ko na bigla-bigla na try ko siya na patubuin, ano, pero sa malayong lugar dun sa part ng ating garden na medyo malayo dito sa aking mga koleksyon, kasi possible na baka magdala sila ng sakit o makahawa pa, no. Pero ayan, pakita ko muna siguro sa inyo yung ating mga nakuha. And ito na nga po yung sinasabi ko sa inyong mga nakuha natin. O, kita nyo. Ito yung sinasabi ko may tama. Pero nalinis ko na naman to. At yan. Siguro nasa loob na yung pinaka sakit niya, no. At yan. May bakas lang. Kaya lang, iniisip ko kasi. Pag mga ganito. Ito yung mga may fungus, ano. Malalambot. Pag malalambot na. Yan, pwede na sigurong itapon. Pero yung iba kasi dito, parang nalagas lang sila, no. For example, this one, itong ating Cleopatra, no. Healthy yung leaves niya, walang mga sakit. And ito, natanggal lang din to. Gusto kong ipropagate, no. Una muna is, yan, binabad ko sila sa tubig na may hydrogen peroxide, ano. Kasi nga, gusto ko na mabilis silang mag-roots. And yung hydrogen peroxide, isa yun sa mga rooting hormones na ginagamit ko dito sa ating garden, ano. So, ayan, marami dyan. Ito, yan, may mga tama rin. Pero, ito nga, may suloy, oh. Oh, pero, tingnan muna natin. This is a copper tone. Yan, na transiberia. Kaya lang may mga puti-puti, ano. So, anyways, yan yan, dalhin muna natin to dun sa area na binabala kong pagtaniman sila malayo dito sa ating garden, ano. Susubukan ko na yan, patubuin sila. So ayan, ito yung area na gusto kong taniman, malayo yan dun sa ating garden. Tapos dito ko balak ilagay, ano, sa lugar na to. Yan yung ating mga tatanim na dahon. And I think, hawanin ko muna to. Damuhan ko to, tapos dito sa alin to. Ito medyo mataas, ano. Hindi naman to masyadong tinutubig. Kaya, perfect na perfect. Ayun, maraming tambak-tambak dito ng mga dahon. Ayun, meron pa mga tinatapon na rin dito. So, anyways, subukan natin, ano. Dito tayo magtanim
ng ating mga snake plants na nakuha yung mga leaves, no. At tingnan natin kung tumubo, okay, kung di tumubo mamatay, eh okay lang din, ano, at least tinry natin, ano. Kasi hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko dun sa mga yon, kaysa itapon, nanghihinayang naman ako. Try natin, baka makapagpatubo tayo dito ng plants, ano. Sige, hawanin ko muna to. So ito na, at ikat na tayo ng chance na makapaglinis ng konting bahagi nito, pero dito ko na lang lalagay ang ating mga yan plants, and halos marami to, kaya lang pipilian ko muna siguro ang mga may fungus, ayan tulad yan, iwalay natin, and yan, tingnan muna natin, ano. Ito meron din mga yan. Kung nakikita nyo yan sa snake plants nyo, putulin nyo na yan, ano, kasi ito talagang kumakalat yan, oh. Ito nyo. Ito, lagyan natin dyan. Ito, yung mga healthy pa dyan. Itong isa na to, hindi ko sure kung alam ba, pero may sakit din yan. Bag yan. Ito, konti lang. This one. Yan, pwede yan. And, sige, pagbubukod-bukodin ko muna, tapos tsaka natin itatanim yung mga makukuha natin, okay? So ito na yung ating mga napili, ano, yung pwede pa, no, kasi iba may mga bulok-bulok na tsaka parang kumakalat, mamasama sa ano, tinapong ko na yun, and ito na lang yung mga nasalba, and dinirekta ko sila sa lupa. I don't know kung ano kahihinat na nito, pero kasi usually ako kasi hindi naman ako talaga masino pagdating sa mga ganyan-ganyan, no. Ewan ko lang lately, parang nagustuhan ko lang. Eh di kung tumubo, tumubo. Kung hindi, hindi, ano. Nakapag-propagate na rin ako through leaves. Tapos natutuwa kasi ako sa kanila. May lumalabas na parang mga ugat doon sa water propagations na ginagawa natin before. Tapos eventually may tutubong maliit, no, na pinaka suloy, no. It takes time nga lang, no. Eh ito naman, iwanan ko lang tong dito. Siguro hindi ko alam kung kailan ko maipapakita sa inyo yung progress nito, kung nag-work ba o hindi. Pero I'll make sure na bibigyan ko kayo ng updates, no, dito sa ating mga snake plants na patapon na. Yan, kung sila ba ay susuluyan, kung alin, ilan dito ang matitira, baka naman sa susunod na linggo, hindi ko alam, baka wala na tong mga to. Pero anyways, babalitaan ko kayo, no. And ang target lang naman natin dito is kaysa itapon, yung mga pwedeng tinitingnan natin na malaki yung chance na magpropagate pa, sasalba natin, ano. So this one is yung ating propagations, ano, na patapon na.
And I hope sana ito magkaugat tapos sumuloy dyan, ano. Babalikan natin yan siguro a month, kasi minsan matagal yung pag-develop ng roots, ano. Tapos kapag halimbawang nag-develop na yung roots niyan, matagal din bago magsuloy yung panibagong babies. Pero ikot ko muna kayo dito sa aking mga collection ng snake plants, ano, para makita nyo. And ayan, nagbabadya na naman ng ulan, at kapag ganyan, mabilisan na tayo sa pag-vlog, ano, baka tayo abutan. Anyways, ayan na po yung kung dati dun sa may collection area ko, yung sa ating pinaka loob doon, ito yung mga hindi na uulanan, ano. Pero this one, ito yung medyo tinatamaan dito ng ulan, although may bubong, pero naaanggihan sila, no. Yan, and ito, tingin ko dito may mga ilan na na-propagate na tayo, no. Pero ang dami pa rin na pwedeng i-propagate, ito. Yan, no. Kita nyo, ang dami. Iba-ibang klase po yung mga snake plants ko dyan. Yan, iba't ibang tsura, no. May mga gabriela, ayan. And ito yung aking, ito siguro ito dapat palitan ng potting mix, no, para gumanda. Ayan, no, mga bonsai kong tubo, iba't ibang klaseng gabriela meron ako dyan, moonshine. Ito nga yung nagkasakit nung last time, ayan. Pero medyo mild lang yung sakit niya, na-treat pa natin, sinama na natin dyan. Pero actually before yan, akala ko mamamatay, ano, dahil kinapitan talaga ng mga fungus. Meron tayo ditong silver, iba siya dun sa bonsel na nakikita natin. Mas silver siya, yung iba kasi green lang. Tapos may blue robusta tayo, napakahaba, oh, nito. And then itong gabriela ko said, naku, kailangan na palang i-repot. So ganyan tayo pag nag-check, eh. Ito yung kakaiba kong ganda nitong isa na to. This one, oh, kakaiba rin yung atin, nagpo-propagate ako niyan. Gusto ko padami. Ito yung last time. Buti meron pang natira. Ito, isang dahon na lang to before. Tapos, na-propagate pa natin. Yung dahon na old niya, namatay na. Pero this one, ito yung maliit na tumubo. Ano, akala ko maglalako na yan. Yung aking honey eye. And, ayan. Yan, may mga caperton tayo. May Cleopatra. And, ayan yung ating green. So, iba-iba yan. Marami po tayo dyan mga snake plants. At ayan, abutan na tayo ng ulan. Kaya naman, pinakita ko lang sa inyo, ano. Ayan na. At magsasahod muna tayo ng rainwater kasi uulan na. Ayan yung aking sinasahod na rainwater para pandilig ko po dyan sa aking mga snake plants, kasi mas magandang pandilig nyo po sa inyong mga snake plants ay rainwater. Mas makakaiwas sila sa sakit, ano. At the same time, huwag kayong dilig ng dilig kasi meron ako dito, ayan. Tinrit ko nung isang araw. Nilagyan ko ng spray, no. Yung fungus, makita nyo yan. Kapag dilig kayo ng dilig at laging basaan lupa nyo, ngayong tag-ulan, maaaring makumit nyo yan, yung paninilaw at pamamasa-masa ng mga dahon, ano. So, ayan po yung ating snake plants na koleksyon. At sa susunod, bigyan ko kayo ng update sa mga tinanim natin. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog at nakita nyo yung ating pagtatanim ng mga patapong snake plants, and I hope mabuhay sila, no. Bibigyan ko kayo kapag halimbawa tumubo yan, no. And mag-subscribe lang po kayo dito sa ating YouTube channel kung bet na bet nyo po yung usapang plants and gardening. At huwag kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, social po. Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat na maraming maraming mga ka-MVP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!